What's up guys, it's me again, Leomix TV, ang inyong pambansang katatay. In this video, pag-uusapan natin yung ano pala, yung paano mag-manual verification para makuha natin yung salary natin or yung earnings natin kay YouTube. Pero unang-una, ang ating pag-uusapan muna yung siyempre bago ka mag-antay ng PIN at mag-manual verification, kailangan ma-monetize ka muna. So ano nga ba yung monetization na tinatawag kay YouTube para tayo ay makasahod? Ganito yon. Yung requirements ni YouTube, unang-una, kailangan ma-reach natin yung 1,000 subscriber. Yung unang-una. Pangalawa, yung ma-reach natin yung 4,000 watts hour. Kapag na-reach natin yung dalawa na yan, meron na tayong karapatan ba na ano na mag-apply ng monetization sa YouTube. Ngayon kapag nakapag-apply tayo ng monetization sa YouTube at na-approve 'yun, meron na naman requirements si YouTube or si Google para magkaroon tayo ng tinatawag na yung per spin. Kapag na-reach mo yung $10 na requirement ni Google para sa Google AdSense, magsesend sa'yo si Google ng confirmation para sa unang pin mo. Mag-aantay ka ng 1 month, yung iba sa loob ng isang buwan dumadating na yung pin nila, napakaswerte nila. Siyempre kapag dumating yung unang pin mo, siyempre kailangan makompleto mo yung 100 threshold ni Google. So, dun sa hindi nakakuha ng PIN sa loob ng isang buwan, ganito yun. Meron dong paraan naman na kung hindi ka makatanggap ng PIN sa loob ng isang buwan, meron dong 3 beses. Meron dong kung hindi ka makatanggap ng PIN sa loob ng isang buwan, mag-a-attempt ka ng 3 times or 4 times. Dapat bago mag 4 months, ay dumating na yung PIN mo, kasi kung hindi, madi-disable yung ads mo. Katulad nung nangyari sa akin, may nag-pop up katulad nito. Lumabas yan, nakalagay nga dyan na mayroon akong less than 1 month para i-verify yung billing address ko, dahil kung hindi, madi-disable yung ads ko. So, ibig sabihin, mawawalan tayo ng ads. Ang hirap nun kapag nawalan ka ng ads kasi pinaghirapan mo yung channel mo tapos mawawala yung ads dahil sa hindi mo na gawa yung requirements ni Google na mag-send ka ng PIN or matanggap mo yung PIN na yun. Pero kayo mag-alala, kung hindi nyo naman matanggap yung PIN at nakapag-resend kayo ng 3 times bago or 4 times bago ma-disable yung ads nyo, Meron naman tinatawag na manual verification. Yun yung option sa mga hindi nakakuha ng PIN, magma-manual verification. Katulad nung ginawa ko, nag-manual verification ako. Saka dun sa namang problema pala, gusto ko lang i-share din yung nangyari sa akin. Kasi andito ko sa abroad, sa Saudi Arabia. Wala akong address o tamang address dun sa ID ko, sa SSS ID ko. Nakalagay kasi dun, Tambo Paranaque. Pero yung talagang nilagay ko dun sa billing address ko, yung address ko na sa probinsya, na kung saan dun na kami nakatira. So ang ginawa ko na lang, para lang ma-authorize yun, hiningi ko yung mga payment monthly, pero hindi magkapares yung address ko dun sa ID ko at saka yung sa billing address ko. Kasi nakalagay dun, dapat magkaparehas yung ID mo, yung address mo sa ID at saka yung nilagay mo sa billing address mo sa application dun sa Google AdSense mo, dapat magkaparehas. Pero meron naman paraan na kung hindi talaga parehas, gumawa kayo ng mga attachment na parang supporting lang siya. Nulad niya sa akin, yung mayroon payment yung misis ko dun sa probinsya, inattach ko na lang dun para patunay lang na ako rin yun. Tapos nagbigay ako ng ID ko, yung passport ko, tapos yung sa OFW. Kaya bali yung attachment na ibinigay ko ron bago sinubmit dun sa manual verification ko, bali pitong attachment na nilagay ko. Kapag na-approve ka na dun sa manual verification, ang kailangan mo na naman gagawin, kailangan ma-reach mo yung minimum na 100 threshold
nakalagay doon sa Google AdSense mo para makasahod ka. Kaya yun, na-reach ko naman na yung ano, yung 100 threshold na yun, sobra pa nga, 282 yata yung threshold ko nung mag-manual verification ako. Kasi gusto para makuha ko lang yung sahod ko. So, nung mag-manual verification ako, wala pa siyang isang minuto or 5 minutes na approve agad ako. Kaya papakita ko sa inyo mga katatay kung paano ako nag-manual verification para makasahod sa YouTube. Panoorin niyo yung video na to. Hello mga katatay, ito na tayo sa ano, sa harapan ng desktop computer ko. Bali dito ako mag-manual verification ng aking PIN. Kasi nga, tatlong beses na ako nag-resend, kaso wala pa rin. Kaya ngayon, ang option natin, mag-manual verification na tayo. Una natin gagawin na, buksan natin yung Gmail natin. Magla-login tayo. Ayan. Click natin yung login. Kasi pupunta tayo sa ano eh, sa Google AdSense ko. Ayan, kung mapapansin nyo, yung masasahod ko. Kaso hindi ko nga makukuha to at wala pa akong PIN. Ngayon, nakapag tatlong resend na ako, ito yung lumabas oh. You have less than 1 month to verify your PIN. Dito. Sa verify, tingnan natin kung may resend pa siya. Wala na, ano? Ito, try natin. Kung pwede na tayo mag-manual verification. Kasi kinakabahan ako, baka mawala na ako ng ads. Oh, no! Walang resend PIN na nakalabas kasi nakaka 5 days pa lang ako para sa pangatlong resend. Punta tayo dito sa tatlong tuldok na to. Punta tayo sa help. Tapos yun, scroll ka. Magbasa ka dyan, usang basahin yan. Tapos punta tayo rito sa PIN troubleshooter. Click natin ito. Yan, dito na yung may mga katanungan nga. Check that your earnings are greater than 10 US dollar. To view your earnings, just follow the step yan. Naka-sign in sa Google. Naka-sign in na tayo sa Google AdSense. Itong ano na to, yung talagang pumasok sa akin, hindi $10, 13 point something yun. Kaya nag-send sa akin si YouTube ng unang ano, confirmation para sa ano ko, sa PIN ko. 13 point something yun eh. Hindi lang $10. Kaya ngayon, ang gagawin natin, kasi nakuha na natin yung $10 na yan, yes natin. Yes natin tong sagot, yes. Ngayon, pag nasagutan mo na yan, have you received your PIN? To receive payments for your AdSense account, all publishers have to verify their address by receiving and entering a personal identification number. Yung PIN nga. Wala pa tayong PIN. 3 times na ako nag-send. Unang email ni YouTube sa akin, nung January 16 yun, January 16. Tapos, February 12, nag-resend ako. Tapos, March 27, nag-resend ulit ako, wala pa rin. Tapos yung huli, yung April 18. Tapos ngayon, kaka 5 days pa lang niya ako kasi April 22 pa lang. So, subukan natin. Kaya ang nalagay natin dito ay no. Kasi wala naman talaga akong pinantanggap eh. Ay no. Tapos ito dito, to check if you have been sent the maximum of 4 pins, follow the instruction for requesting a new. Oh, nakaano na ako, tatlo na ako. Ayoko na antayin ng 4 pa, yung maximum talaga. Baka mamaya mawala na ako ng ads. I-try natin kung i-approve niya. Yes natin, yes. Kasi 3 times lang ito. Ito nakalagay dito, maximum of 4 pins. Ilagay natin, yes, kasi naka-3 naman ako eh. O yan, lumabas tong contact us. Kasi kung hindi ka pa-approve para sa requesting a new pin, hindi lalabas tong contact us na to. Oh. Iba yung lumalabas yan kapag hindi ka pa niya ano, pwedeng i-verify. Ngayon, ang gagawin natin, i-click natin itong contact us. Ayan na. Ayan na yung Gmail ka, automatic pumasok na. Ngayon, nalagay natin dito syempre yung pangalan natin. Hindi yung pangalan ng YouTube natin na. Pero depende kung yung pangalan nyo, ipinangalan nyo sa YouTube nyo. Kailangan yung pangalan talaga natin. Yan. Tapos yung sa your AdSense publisher ID, ang gagawin ko, pupunta tayo rito sa payments.
kaka-paste ko na lang yung ano, yung publisher ID ko. Punta tayo sa account. Ito yung publisher ID ko. Ika-copy-paste na lang natin. Dito, ika-copy-paste natin. Ayan. Tapos, mag-attach ako ng mga ano ID. Ayan, punta tayo dito sa choose files. Hanapin ko rito. Ayan, in-ready ko na to eh. Unahin ko yung SSID. Ayan. Open. Isa. Tapos, yung resibo, yung SS receipt ko, sisend ko yun. Kasi pa nagmabayad yung misis ko monthly, andun na yung address namin sa probinsya. Bali, ano siya, dalawang receipt. Bali, tatlo na to. Apat na receipt. Isang ID, tsaka tatlong resibo yan. Tapos, mag-send pa ako ng yung OFW ID ko. Hindi ko alam kung i-authorize nila, pero ipapadala ko na lang din para sa identification lang. Yan. Tapos yung pinakahuli ko, yung passport ID ko. Yan, send ko siya. Tapos, yung pinakahuli, yung likod ng passport ID ko. Kaya ang lalabas na submit an attachment ko dito, ay bali, bilangin natin, isang SSID, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Dahil sa nakompleto natin mga katatay, isa-submit na natin. Submit. Ayan. The form has been submitted AdSense support. We'll try to get back to you within 24 hours if your query is about your own account and requires an action from our side. However, depending on the volume of message that we receive, it may take up to 48 hours or longer for us to reply. Thank you for your patience. In the meantime, please visit the official AdSense forum to see if one of your fellow publisher has the answer to your question. Ngayon, tingnan natin kung anong email sa atin. Ayan, mayroon ng email si Google. Buksan natin. Ayan, ayan ba? Ano nakalagay yan? Basahin natin. Thanks for sending your proof of identity. I'm happy to let you know that this fulfills the address verification requirements for AdSense. Please note, you may still see the payment hold verification in your account. Rest assured that your PIN has been verified and the notification will disappear within 24 and 48 hours. Tapos may isa pa eh. Isa pa siyang email. Tingnan natin yung isa. Ayan o. Eh, yung ano, kung bakit daw matagal yung ano. Wala na kayo maintindi dyan. Excited ako eh. Bisitahin natin yung Google Payments ko kung may nakalagay pa akong hold doon. Or ano na ako, approved na. Check natin. Kung mapapansin yung mga katatay, dito sa taas itong important check, dito sa payments, dati, nung hindi ko pa siya nabe-verify, may nakalabas dyan ano, na you have less than 1 month to verify your PIN, otherwise your ad unit will stop displaying ads. Ngayon, nung naisubmit ko na yung mga kailangan na requirements, biglang nawala. Bali, April 22 ako nag-manual verification, tapos April 26, nag-send si Google ng ganito naman. Yung sa... Ito. Tayo. Yan. Nag-send si GMC Google ng ganito. We send payment for your AdSense. Kasi na-verify na tayo eh. Ngayon, nag-send siya ng para sa sahod natin. Wow! Ito. Ay, problema nga lang. Nung nag-send siya ng ganito, nung April 26... nung after nating ma-verify, naging problema ko naman ay yung ano, yung sa sahod ko. Hindi ako nakapaglagay ng bank account, kaya sa check yung pumasok.
Tsaka hindi ko napansin nung mag-fill up ako ng ano, yung sa payment method check pala yung nilagay ko. So yun lang, gusto kong malaman na yun. Ganun lang kadali mag-manual verification. At kapag na-approve na kayo, siyempre, magsisend si, ano, si Google ng ano, para sa sahod nyo na. So, ayan na nga, na-approve na tayo sa pag-manual verification kasi wala nga dumating na PIN sa atin. Kaya ma-advise ko lang dun sa mga small YouTuber na katulad ko na nakaka-experience ng ganito. Huwag kayong matakot at kabahan. Kung hindi man dumating yung PIN nyo, relax lang. Kasi meron pa namang option para ma-verify yung billing address nyo. Meron tinatawag na manual verification. Na kung saan, madali lang naman gawin yung pagmamanual verification. Pilapan mo lang yung mga kailangan pilapan doon, tapos sagutan mo. Tapos isubmit mo yung mga attachment na kailangan at hinihingi doon. Yun na. Wala pang isang minuto, limang minuto, ma-approve ka na. Kaya kung sakaling pinagdadaanan nyo to na wala pa kayong PIN, at kung sakaling napanood nyo ang video na to, sana nakatulong sa inyo. Tsaka huwag kayong kabahan kung sakaling hindi dumating yung PIN nyo kasi nga mayroong manual verification. Sana kahit paano nakatulong sa inyo ang video na to sa mga gusto mag-manual verification para makasahod sa YouTube. Ito lang yung simpleng gagawin ninyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. At pakiclick na rin yung bell notification para sa video na aking i-upload ay lagi kayong ma-update. So yun lang, ganito na lang at maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next video. Peace. I'm out.